Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Padre. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano sa Roma sa Italia. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pagibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lunsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na yun, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahan ng lungsod ay di masisira,
Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa inailagay na si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang Diyos, banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudiyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudiyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, gibainin niyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudiyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Di po ay magandang tanghali sa inyong lahat. Di ko ho alam kung nakakailang ulit at paalala o announcement ang atin hong mga commentators
dun po sa sinasabing clay go or clean as you go. Ano? Paanyaya na yung ating mga basura, yung ating mga kalat ay dalhin natin at itapon natin sa tamang basurahan at panatilihin natin ang kalinisan ng loob at labas ng ating simbahan. Ano, ang ganda ho, ano? Clean as you go. At tunay nga naman, sapagkat lahat tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, bilang mananampalataya, hindi man ho kayo taga rito, hindi man ho kayo parokyano, pero kayo ay Katoliko. At meron tayong responsibilidad na panatilihing malinis ang bahay ng Diyos. Huwag nating sasabihin, ako naman hindi taga rito. Yung tatandaan, sa ang simbahan ka man pumunta ng Katoliko, nandun at tinuturing natin yung bahay ng Diyos. At meron kang responsibilidad na panatilihing malinis ito. At hindi lamang malinis kung hindi igagalang ito. Kasama rin ho yun sa announcement. Bilang paggalang sa simbahang ito at sa dambanang ito. Hindi lamang po yun ordinary request ng mga pari. Yun po ay panawagan ng Diyos sa atin. Katulad ng ating napakinggan sa ating mabuting balita, gayon na lamang ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo nang makita niya itong ang daming namimili, nagpapalit, nandadaya doon sa templo. Ganun na lang ang galit ni Jesus. Ba? Ay tayo rin. Tayo pumupunta rito, nagdarasal, Lord, pakinggan mo naman ang aking dasal. Tapos tayo magkakalat, tayo magdudumi. May sasabihin sa atin ng Diyos, kung naman ay rumirequest sa akin, kung naman ay magbait, itapon mo naman yung basura mo. Panatilihing malinis. Klego. Pero alam niyo ho, kulang yung klego. Dadagdagan ko ho. Maganda rin ho, clay ko. Ano yung clay ko? Clean as you come. Hindi lang as you go. As you come. Pag kayo pumunta sa anumang simbahan, clean. Sapagkat sinasabi sa ating mga pagbasa, lalo tigit sa ating ikalawang pagbasa, pinapaalala, ang ating katawan ay templo ng Diyos. At kung ito'y templo ng Diyos, ay dapat ito'y malinis. At dapat ito'y ating lililinis. Kaya nga, clean as you come. Pag tayo'y lumalapit sa Diyos, sa anumang simbahan, o sa anumang klaseng pagdarasal natin, pananalangin natin, aba, tingnan din natin. Linisin din natin ang ating sarili. Sapagkat ang ating sarili, templo din ng Diyos. Igalang din natin ang ating sarili. At paano natin igagalang ang ating sarili? Pwede ayos natin ang ating sarili. Magmukha tayong kagalang-galang. Mga minamahal ng mga kapatid, ang tinutukoy ni Jesus, una, ang estruktura, ang simbahan, the building, make it clean, respect, igalang ho natin, panatilihin natin ang katahimikan. Diba? Sinasabi ho yan eh. Gayun din, ang tinutukoy ni Jesus ay ang atin ding katawan, atin ding linisin, atin ding panibaguhin.
Mga minamahal na mga kapatid, ngayong kapistahan ng dedikasyon ng simbahan doon po sa Roma, ng simbahan ng Laterano. Ang simbahan ng Laterano ay sinasabi nating siyang katedral ng obispo ng Roma. Ito lang iba, ang obispo ng Roma, kung hindi ang ating minamahal na Santo Papa ni Pope Francis. At bilang pag-alala doon, pinapaalala rin sa atin ang mga bagay na ito. Kaya nga ho, ganda, no? Palagi hong ina-announce ng ating mga commentators, paalala sa atin, para naman maging maayos yung ating pagpunta rito. Maging maayos ang pagdalaw natin, palaging may paalala sa atin at sana ginagawa natin. Clean as you go. Nihiling natin, sana hindi lamang malinis ang paligid na ito. Malinis din po sana ako, Lord. Make me clean as I go. Pagalis ko ho sana dito, linisin niyo ho yung aking mga galit, yung aking mga pangamba, yung aking mga pagdududa. Lord, clean me as I go. Kayo din, clean as you come. Magandang makita rin natin pag tayo lumalapit sa Diyos. Let's make ourselves clean, malinis, karespe-respeto, sapagkat ang ating lalapitan, ang ating pupuntahan, ang ating kakaharapin, ang ating tatanggapin, lalo tigit sa banal na Eucharistia, ay ang Diyos. Sabi nga ho, pag tayo lalapit sa isang taong medyo mataas ang katayuan sa lipunan, may mga protocol, di ka basta pwedeng humarap. Ganun din ho sana sa pagharap natin sa Diyos. Huwag nating kalimutan na iayos din ang ating sarili, lalo tigit ang ating kalooban. Ito po ang ating ipagdarasal sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Lord, clean me as I go and clean me as I come near you. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang Makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo. Ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalangin ang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong espiritu, na may pagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayan ng kaisa ng anak mo palagi,
nang makapagluwal ng mga kasapi na sa inyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaluluwa. Langit, lupa'y nagpupuga sa iyong kadakilaan. Inarakila ng lahat ang naparito mo na siyang nagulat sa ulat sa pirayay na palakad at nakiramay sa kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Mahapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamin ka.
mapasa amin ang kaharian mo. Aming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat inyo ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Inagmamasdan ko ang lahat.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. O sino kayang siyang tao na iyong pinagmamasdan? Ninawa mong anghel ang katulad, inuno po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lunsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pahikinabang kami panahanan ng iyong kagandahang loob, at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghen banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at Nesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng main charge ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnunubena simula noong ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store at sa iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ika-apat, ang Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari.
Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na rin pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Ikalima ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa timtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa buhay.